eh makasama naman po tayo sa aking paglalakad. Kahapon po nangako po ako sa inyo na dadalhin ko po kayo doon sa tabi ng dagat. Eh, kaya lang umulan po kahapon. Kaya hindi po tayo masyadong nagtagal sa ating pagbablog. Kaya hindi ko po kayo nadala doon sa tabi ng dagat. At pumasok po ako ng maaga kahapon dahil umuulan po sa labas. Kaya ngayon po, tutuloy po tayo doon. Sana po samahan niyo po ako hanggang doon. Ayan po, maganda po ang panahon. Sana po lagi po tayong okay. Lagi pong malusog ang ating pangangatawan. Sana po ay wala po tayong magiging problema. Ayan po. Nandito na naman po tayo. Lagi niyo po kayong kasama sa anak po. Lagi niyo po akong sasamahan. Pasensya na po kayo. Medyo po utal-utal o bulol-bulol po mga sinasabi ko kasi po medyo nahihiya po ng daldal dito sa vlog. Kaya lang po, gusto ko lang pong mag-vlog para kahit papaano eh maibsa naman yung mga kalungkutan po dito sa abroad. Kasi po dito malungkot po. Kahit po kasama natin ng ilan sa ating pamilya, maasawa ko, may anak po ako dito. Pero malungkot din po kasi iba po yung nandyan po tayo sa sarili nating bansa, sa sarili nating bayan. At masaya po dyan kahit na mahirap lang po tayo. Pero malapit na po akong mag-retired. At kapag nag-retired po ako, dyan po ako magre-retired sa ating bayan. Kaya po pagka pwede na po, uwi na po ako sa lugar natin. Kasi po masyado pong mahirap dito. Mahirap po sa abroad. Lahat po ng mga pangangailangan natin o mga gastusin natin eh, sa kinikita po natin manggagaling. Hindi po pwede, hindi tulad dyan sa ating bayan, sa ating lugar. Kung may kaunti po tayong pagtataniman, makapagtanim po tayo ng kamatis, hindi na po natin bibilhin yung kamatis na yun. Siyempre po, iba po yung nandyan po tayo sa sarili nating bansa. Kaya mahirap po dito sa abroad. Kailangan po natin ng iba yung pagsisikap at pagpapakahirap. Pero okay lang po, ganun talaga ang buhay. Kung minsan, laban lang, sabi nga nung isang vlogger na ating kakilala. Andito na naman po tayo, malapit na po tayo sa lugar kung saan maraming bahay. Dito po ngayon, medyo malalayo pa po ang bahay. Medyo wala pa pong nakikita. Ayan na po yung dagat na sinasabi ko, pero malayo pa po yan. Malayo pa yun sa ating lalakaran. Kaya ayan po. Medyo maglalakad pa po tayo ng malayo hanggang sa marating po natin yung lugar na yun. Maaga po akong pumasok ngayon. Mas maaga sa kagahapon. Kasi po, kung ang oras nung pasok ko kahapon eh, ganun din ang oras ng paglalakad ko ngayon, eh, hindi po tayo makakarating doon sa dagat. Kasi po, kahapon medyo, kaya nga po inabutan tayo ng ulan dahil sa medyo tinanghali tayo ng kaunti. Ngayon medyo maaga-aga po tayo. Kaya mararating po natin yung dulo. Mararating po natin yung dagat na sinasabi ko. Ayan po. Ayan po, may mga bahay na. Kahapon po yung lakad natin papasok doon sa mula doon po sa pagbaba natin sa bus hanggang sa makarating po tayo doon sa trabaho ko. Inabot po ako ng 20 minutos sa paglakad. Kaya medyo matagal po. Ngayon baka sakaling medyo mas mahaba-haba po ko ng kaunti kasi dadalhin ko po kayo doon sa tabi ng dagat. At sana po hindi mahirap magpunta doon sa kasi hindi pa po ako nakarating doon sa dulo ng kalsadang ito. Pero nakikita ko po na nasa tabing dagat na po yun. Kaya dadalhin ko po kayo ngayon. Pupunta po tayo doon, titingnan po natin kung anong mayroon doon. Doon po sa dyan po sa Pilipinas, ang bahay po namin ay malapit din po sa dagat. Sa ano po kami, sa Taal. So malapit din po sa dagat. Kaya yung mga apo ko po, sanay po maligo sa dagat. Kapag nagbabakasyon nga po ako, itong mga huling araw eh, madalas po kami namamasyal sa tabing dagat ng aking mga apo. Kaya nakakasabik din po na
manirahan sa sarili nating bansa, sa sarili nating bayan. At nakakasabi din po na makapiling natin yung ating mga mahal sa buhay, at ating mga kaibigan, ang kakilala. Sa bagay, ganyan po na talaga pagka matanda na po tayo. Naghahanap po tayo ng lugar kung saan po tayo nanggaling. Sana po lagi niyo po akong samahan. Mag-like lang po kayo, mag-subscribe po kayo, at pindutin niyo po yung kampana para lagi niyo pong makikita yung aking mga i-upload na video. Makakasama niyo po ako, magkakasama-sama po tayo. Samahan niyo po ako para maging masaya po ang araw natin. Kahit na po hindi po yata masaya ang mga sinasabi ko, pero okay lang po. Sama-sama lang po tayo. Di po ba? Ayan po. Ayan po. Ayan po. Maganda po rin mantingnan. Kung sanay po kayo sa tahimik na lugar, sa kung sanay po kayo sa mga hindi masyadong matao, dito po hindi masyadong matao. Hindi po tulad doon sa diyan sa po sa Pilipinas na kahit saan po tayo mapunta, talagang sobrang dami-dami po ng tao. Ayan na po yung aso na lagi kong nasasalubong na mas parang galit na galit po sa akin. Ayan po. Kaya uminsan nga po natatakot po ako kasi laki-laki po ng aso. German Shepherd ba tawag doon? O aso ng Aleman? Ay nangal ng ano, German. Kaya kakatakot po. Mas matangkad pa sa akin kung tumayo yun. Kasi pandak lang po ako eh. Kaya mas matangkad pa sa akin siguro yung aso na yun. Ayan po. Maganda rin naman po mag ano dito. Kung mga marami naman pong magagandang makikita. Ayan po. Parang kuhoy ba? O tunnel. Ano po yan? Tulay po yan sa ilalim. Eh kalsada po yung ilalim na yung taas na yon. Tapos yan po yung butas ng dadaanan ng tubig para hindi magpunta sa kalsada yung tubig. Marami po silang magagandang mga paraan dito. Yang pong malaking tubo na yan, nawasa po yan. Yan po ang nawasa nila dito. Ang laki-laki ng tubo. Ayan po. Pasensya na po kayo kung laging dito na lang sa lugar na ito. Pero huwag po kayong mag-alala. Pagdating po ng hapon, iba naman ang aking iba-vlog. Para iba naman po ang makita ninyo. At pag wala po akong pasok, pupunta po ako sa mga ibang lugar. Para iba naman po ang ma-vlog natin. Para hindi po kayo magsawa. Lagi lang nyo po akong sasamahan. Mag-like lang po kayo. May pasensya na po kayo, medyo masaya na po ako sa ganitong nakakasama ko po kayo. Ganitong, kahit hindi ko po alam kung sino-sino kayo, sana po eh nandyan lang po kayo. Ayan po. Ayan po yung sinabi ko kagahapon na malaking lupa na wala pang bahay. At ayan, may mga aso doon po doon. Nakakatakot kasi may mga aso po. Baka sabihin daldal tayo ng daldal. Naririnig niyo po yung kaul ng aso.
Ayan po. Ayan po, ang ganda-ganda. Ganda-ganda ng view. Ayan po. Ang ganda ng view. Samahan nyo lang po ako habang tayo ay naglalakad. Iya po ako magsalita kasi meron pong babae dyan sa tabi ko. Sabihin para akong timang daldal ako lang daldal. Nihingala naman po ako kasi medyo paakyat po itong nilalakaran natin. Yara po lang matanda na. Marami na pong hindi okay sa katawan. Marami na pong nag malfunction na sinasabi. Mali ang pagka ang tawag doon. Pero bueno, ganun talaga ang buhay. Sabi nga, laban lang. Samahan nyo lang po ako. Ayan. Samahan niyo po ako hanggang makarating po tayo doon sa malapit sa dagat. Papakita ko po sa inyo. Isa po ito rin po. Kaya lang may harang po doon. Tayo makakapunta sa tabi ng dagat. Sa dulo po ng kalyeng ito, parang mayroon pong daanan doon papuntang tabi ng dagat. Susubukan ko pong dumaan sa daanan na yun kung pwede. At para makarating po tayo doon sa tabi ng dagat. Kinakawayan ako ng apo ng amo ko. Ayan yung dalawang bata na yun kung nakikita nyo po. Kung nakikita nyo po, yun yung po yung mga apo ng amo ko. Maaga nga po ako ngayon. Kaya inabutan ko sila. Madalas po pag dumarating ako, nakapasok na po yan sila. Pero ngayon dahil nga po nagbablog ako at pupunta tayo sa tabing dagat, inagahan ko po.
Ayan po sila. Buenos días. Buya ya. Buya. Asindo, asindo vlog ahí. Ayan yung anak ng aking amo. Eh. Ayan po. Malapit na po tayo. Isa pa po ito sa ayan, papunta rin po ng dagat diyan. Ayan oh. Di po ba? Malapit na po. Kaya lang, nahihirap po pumunta dito kasi may bakod po doon sa baba. Di tayo makapunta. Kaya, dito po tayo. Di tingnan ko po kung pwede pong pumunta dito. Ayan. Yan po yung highway na pinanggalingan natin kaganina. Diyan po tayo galing. Diyan po ako banda roon, doon sa may dulo pa sa ng highway na yan. Doon po ang Santa Cruz. Pero sa bagay, itong kung saan ako nandito ngayon, Santa Cruz pa rin po ito. Ngayon po, may mga mabulaklak. Ang gaganda. Di po ba? Ayan po. Ay mga bahay sa tabing dagat. Di po ba? Kaya lang, siyempre po, yung bahay ko saan ako nagtatrabaho, hindi ko po pwedeng isama sa vlog kasi po, siyempre, baka magreklamo po yung mga amo ko, nakakahiya naman. Ay, hindi rin po pala tayo pwede pumunta doon sa may dagat. Kasi po, mayroon po palang bakod dito. Aywan ko lang kung pwedeng lumampas doon sa may bakod. Itatry po natin. Ayan po, dagat na po yan. Ayan, dagat na po yan dyan. Pwede po siguro munta roon kasi parang may kalsada po o may daanan ng tao. Kaya lang, papasok po tayo. Baka hindi po tayo umabot sa ating trabaho. Ayan po. Ang ganda po dito. Anong tawag doon? Nakaka-tranquilidad. Ayan po. Diyan po sa mga bahay na yan. Diyan po banda ang trabaho ko. Kaya lang doon pa po ang... Dito may gate din po dito sa kalye kung saan ako nanggaling. Meron pong pasukan diyan. May gate po kami diyan. At may gate din po kami doon sa kabilang kalye pa. Pero pang emergency lang po. Hindi yung halos binubuksan. Pero may daanan din po doon. Yun eh talagang... tanaw na talaga ang ano doon ang paligid ng dagat. Kaya lang hindi po ako nakakarating doon kasi hindi po pinapadaanan doon ang mga amo ko. Pang emergency lang po nila yun. Ayan. Ayan po yung ayan. Maganda po dito. Maganda. Nakaka tranquilo ba? Tranquilidad. O ano bang tawag ng katahimikan kung gusto po nating lumayo sa maingay na syudad, maingay na lugar, dito po tayo magpunta. Ito po ang lugar na kung saan tahimik po.
tahimik po. Ayan, ayan. Para pong abandon place po itong lugar na to. Ang laki po ng bahay na ito. Mababa lang po siya, pero mete mo, mula doon sa baba, malapit na sa dagat, hanggang dito po, oh. Oh, oh, oh. Hanggang dito. Hanggang dito. Ito yung ano, kalye. Ang laki po ng bahay nila. Parang doble po ng bahay ng amo ko. Ayan, gaganda ng bulaklak. Ano po mga kapatid, dito na muna puputulin itong aking video. Sana po palagi nyo po akong sasamahan. Lagi po tayong magkakasama sa mga susunod ko pang mga vlog. Papasok na po tayo sa ating trabaho. Hanggang sa muli po. Bye bye po. Bye bye.